Nakababahala na ang intensive care unit utilization rate sa National Capital Region Plus Bubble, kung saan umaabot na ito sa 70-100%. Ayon kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, puno na ang mga ICU beds para sa COVID-19 patients sa naturang mga lugar. Lumabas din sa pagtaya ng DOST faster, lalo pang dumami ang maitatalang kaso sa bansa kung hindi nagpatupad ng mas mahigpit na quarantine measure ang pamahalaan. Ang faster ay isang instrumentong ginagamit ng mga eksperto na pangtaya, pagbabantay at pagtatala ng paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas. Projections from faster showing that if we reduce the transmission and the reduction of transmission is low, meaning we are not going to impose harder lockdowns or harder measures, 430,000 active cases nationally. We will have that by the end of April. And that will compare to our 105,000 active cases ngayon, 350,000 cases in NCR alone by the end of April. Ayon pa kay Undersecretary Vergere, sa loob ng isang linggong ECQ, inaasahang mapipigilan ang lalong pagkalat ng COVID-19 at variants. Mababagal din anya ang pagtaas ng kaso sa bansa, kaya mababawasan ang mga mauospital nating kababayan, lalo na sa NCR, at bahagyang makahinga rin ang health system ng bansa. Nakikita po natin na nahihirapan yung sistema natin. We are choking. We are having full capacities in ERs, in ICUs. So gusto ho natin ma-manage ng maayos to. Hindi natin sinasara ang ating pinto, no? This is not cast in stone. Basta ang usapan muna ng higher officials natin, tignan muna natin itong isang linggo na ito. Napaka-critical ng linggong ito, unang-una because of the Holy Week. And we know that there are a lot of religious activities being done during this week. Pangalawa, maraming din po sa ating mga kababayan ang gustong nagbabakasyon kapag kaganitong panahon. Ngunit ayon sa DOH, posible rin namang mapalawig pa ang ECQ. Depende sa magiging epekto nito, lalo na sa health system capacity ng bansa. Yun naman ang napag-agrihan. Meron po tayong gagawing weekly targets for our local governments and of course for the national indicators, para makita natin at maging basihan para sa desisyon kung tayo ay magtutuloy pa ng another week o tayo ay magli-lift na. So everything will be flexible, everything will be dynamic, it will be based on a lot of factors, but most importantly, it will be based on the capacity of our health system. Pag nakita na natin na nakakahinga na ang ating mga ospital, pag nakita natin na umaayos na at kaya na ng ating mga ospital, magdi-desisyon po tayo. Bukod sa puno na ang mga ospital, lalo na sa NCR dahil sa mga pasyente, marami na rin sa hanay ng healthcare workers ang nahawa ng COVID-19. Batay sa datos ng DOH nitong March 27, 15,771 na ang nagkasakit sa kanilang hanay. 82 sa mga ito ang nasawi. Kaya naman kulang na rin ang puwersa sa mga ospital. Bahagian niya ng augmentation force na ipapadala sa mga ospital ay mula na sa hanay ng militar upang makatulong sa healthcare workers. Ang isa sa rekomendasyon ay yung ating mga military reservists. So Secretary Galvez and Secretary Lorenzana has already committed na yung military reservists are already being mobilized para mabigyan natin ng augmentation for health human resources ang ating mga ospital. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.